Hermana la mamá, te me agrada mi Espíritu Santo. Amén. Tu me dio a camino. At tu me dio. At inamini na ating mga kasalanan upang maging marapat kumanap sa banalang pagkariwa. Inamin po sa mga Panginoon Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulan. Kaya sinasamo ko sa mga nagdinig Maria sa lahat ng mga mer at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon natin Diyos. Awan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligayan niyang pagkabuhay, pakundangan sa kanyang panalangin at kabitingan, may pahayag naman namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nag-aari sa iyong kalapilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ay magtiupot, pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayon malaman ko siya'y namatay para sa lahat. At dahil yan, ang lahat ay naipipilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aking pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat po yung matutay. Bakit ka umiiyak? Sino
ang hinahanap mo. Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng kalamanan. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Kumarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy, sinabi sa kanila ang bibig ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Minamahal ko mga kapwa-anak ng Diyos, sa ating paglalakbay sa buhay Kristiyano ay mayroong tatlong mga katotohanan na maaari nating pagtinayan. Una po ay ang katotohanan na tayo'y mga nidalang at ang may dalang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Tayo ay nidalang ng Diyos hindi dahil upang tayo'y pakinabangan, kundi upang ibahagi sa atin ang kanyang pagka-Diyos. Upang ito'y mangyari, ay ibinigay sa atin ang paraan. Ano ito? Ang mga utos. Una, ang ating pagkapunta rito sa lupa ay hindi natin desisyon. Yung ating birthday, yung ating lugar na pinanganakan, kung tayo ay lalaki o babae, kung sino ang ating mga magulang, kung ano ang ating mga katangian, lahat ito ay kaloob ng Diyos. Tayo ay patuloy na nabubuhay ngayon dahil nais ng Diyos. Pati yung ating mga mahal sa buhay na nagbibigay kulay sa ating, sila rin ay kaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin sila gawa, hindi natin sila palaki. Ipinagkaloob sa atin sila ng Diyos. Yung lahat ng mga mabubuting bagay na dumarating sa ating buhay, ito rin ay galing sa Diyos. Kaya kung susundin lamang natin ang nais mangyari sa atin ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyosya. Kaya lahat ng mga sumusunod sa utos ng Diyos ay magkakaroon ng buhay na mapayapa. At ang pinakaruro sa mga utos ng Diyos ay ang utos ng pag-ibig. Kaya lahat ng nagmamahal ay nakakaranas ng katuturan sa buhay. Hindi naman nangangahulugan na hindi tayo mahihirapan. Pero para sa mga nagmamahal, ang kahirapan ay hindi sa gaban. Manapay ito ay nagiging hamon upang papaglabanan ang hirap alang-alang sa dinamahal. At ganyan ang nangyari sa ating Panginoong Jesus, nag-alay ng kanyang buhay, makahulugan man ito ng kamatayan, alang-alang sa pagmamahal sa atin. At ang isang taong sumasapalataya na siya ay nilalang ng Diyos, ay naroon yung pagpapaubayan. Pagpapaubayan.
Bakit ka magnanakaw? Bakit ka magnanakaw? Upang mabuhay. Para magkuro ng pera, anin mo yung pera? Eh, para ang kabuhay. Hindi na hindi ko kukumplimahin yung paano ka mabuhay kung hindi ka binumaymunan ang ating Panginoong Diyos. Kung yung buhay na yan ay ibigay ng libre, pangangatawalan ka ng Diyos at patuloy kang bubuhayin at ibibigay ang matunay mong kailangan. Bakit ka magdadaya sa kamuha? Upang makalamang, upang magkaroon ng mga bagay na kailangan? Yan ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi na kinakailangan ikaw ay malamang sa kapwa. At ang kapwa na iyong nilalamangan, siya rin ay mahal ng Diyos. Siya rin ay may karapatan sa kanyang nang magkaroon ng buhay na matiwasay. Kaya isang taong sumasapalataya na siya nilalang ay tinagalang ang kanyang kapwa nilalang sapagkat lahat ay magkakapatid bilang mga anak ng Diyos. Kaya po, kung ito'y ating tinatanggap, ay di isa lamang ang magiging takbo ng ating buhay. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsunod sa kanyang mga utos. Pagpapaubayan sa Diyos. At hindi pinagpapalit ang Diyos sa sino pang tinapan o sa sino o sa anumang sitwasyon o sa anumang bagay sapagat hindi tayo pababayaan. Ang pangalawang katotohanan na maaari natin pagnilayan ay ang katotohanan na tayo'y mga taong makasalanan. Araw-araw tayo ay nagkakasala. May mabigat, may hindi gaano mabigat, pero lahat ay nagkakasala. At ang unang dapat gawin ng isang tao ay ang harapin ng katotohanan na siya ay isang taong makasarili at makasalanan. Yan ay katulad ng sakit. Hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw ay may sakit, ay hindi ka mag-iingat, hindi ka iinom ng gamot, at hindi ka pupunta sa doktor. Kaya sa kabila ng ating pagiging makasalanan, kung ito ay ating tinatanggap, ito ang unang hakbang para sa pagaling, para sa pagpapatawad na nais namang ipagkaloob sa atin ang Panginoon. At ang ating patron si Santa Maria Magdalena ay halimbawa nito. Totoo na hindi naging maganda ang kanyang buhay. Siya ay isang babae na hindi malinis ang pamumuhay. Pero sa kapila nito, siya ay nagsisi, lumapit sa Diyos, at ngayon siya ay isang santo at ating patron pa dito sa parokya nito. Kaya ang pagiging isang makasalanan ay hindi hadlang upang maging banal. Sino ang mga banal? Sila yung mga taong dating makasalanan, katulad ni Santa Maria, pero tinanggap ang katotohanan na sila'y gumagawa ng masama. Bumili ng patawad sa Diyos, tinanggap ang patawad ng Diyos at ng bagong buhay. Kaya tayo, sa kabilang nating pagiging mga makasalanan, tayo lahat ay may katayahan na maging santo at santa sa tulong at awa ng Diyos. At ang unang hakbang ay ang pagtanggap ng katotohanan na tayo'y mga makasalanan. At ang tatlo, dahil sa lahat nito ay ang pagpapasalamat. Ang isang taong nagpapasalamat ay hindi na kayang maging makasarili. Bakit siya magiging makasarili ay wala na naman siya maituturo na kanyang sariling gawa sapagkat alam niya na lahat ay galing sa Diyos. Ang isang tao nagpapasalamat ay hindi rin dahil kayang gumawa ng masama sa kanyang kapwa sapagkat alam niya na ang kapwa na gusto niyang saktan, siya rin ay mahal ng Diyos. At ayaw niyang saktan ang mahal ng Diyos. Ang isang tao marunong magpasalamat ay kaya rin magpatawad sapagkat alam niya na siya mismo ay isang makasalanan pero sa kabila nito ay pinatawad ng Diyos. Kaya ang kanyang
kapwa na nagkasala sa kanya ay kanya rin pinatatawa. Pinagdadaloy lamang niya ang awa na tinanggap niya sa Diyos at ito'y kanyang ipinabahagi. Ang patawad ng galing sa Diyos ay ipinabahagi sa tao nakasakit at nakagawa ng masama sa kanya. Kaya minamahal ko mga kapatid, lahat ito ay umihikot sa pagsasalataya sa Diyos. Sumasapalataya na ako'y nilalang at ang Diyos ang may lalang at hindi ako papabayaan ng Diyos. Dahil dito, hindi ako gagawa ng anumang masama. Bakit ako lalabag sa Diyos si lahat naman ang aking pangangailangan ay kanyang ipagkakalok. Hindi ko rin gagawa ng masama ang aking kapwa sapagat sila rin ay mahalan. Pangalawa, ako ay makasalanan, kailangan ko ang awa at patawad ng Diyos at matapos mapatawad ay kailangan ko rin ang kanyang lakas upang magpatuloy sa pagpapakabuti. At pangatlo, sa lahat ng kabutihan tinanggap mula sa Diyos, ako ay nagpapasalamat. Kaya sa misang ito, sa ating pagkilala, sa ating patron, si Santa Maria Magdalena, isang tao mo kasalanan, pero sa tulong at awa ng Diyos, siya'y ating pinararanasan. Yun din ang abon para sa ating lahat. Mga tao mo kasalanan, pero pinatatawad ng Diyos, tinutulungan ng Diyos, at ngayon pa lang dito sa lupa, pwede na tayong maging santo at ito'y magkakaroon ng kaganapan sa buhay na walang hanggang sa kabuhayan. Kaya sa misang ito, itingin natin at pagdasal Santa Maria Magdalena, kapwa namin makasalanan pero ngayon santo na, ipanalangin ko kami. Kung ating pagdasal habang pinagpapatuloy natin ang banal na usap, tumayo tayo, ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, inigawa ang langit at lupa. Sumasampalataya kong kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin na. Nagkaroon kami siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ang ibig. Nanawat at sinaroroonan ng mga lumao. Nang may tatlong araw na buhay na magpili, makiyar sa langit, nalunglok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumula pa rin dito at tungo ko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na wala ng gatsin. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpuan ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang kaluwalhating pagyayari nito ay paghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin. Ang ating tugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan naway makatakbo kang Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay na katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap naway makatakbo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Ang mga lumisan na sa buhay nito
naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, Jesus, na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Amat ng kapinawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinarap sa piling mo. Hinihiling namin ipatalog mo na maranasan namin ang luma ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay sa ngala ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magtiyo po ang lahat. Manalangin sa iyo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga tangan sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sanggayon ng banal. Ang maraming dumikin.
kapatid mo ang aming mga alay na nakahanda, ngayon si Santa Maria Magdalena ay aming binubunita. Yamang ang kanyang inihain pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang kunyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nang tubuti sa iyo kadakilan. Thank you.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalin natin ang sumbang laganap sa mga daigdig, paswasin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ay aming Papa, at kay Benaventura ay aming Obispo at Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hilay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at dapat kami lahat ng makasalo sa